Ito pong programang ito, tayo po ay nagpapasalamat sa suporta po ng DTI, especially po sa inyong 17 na naunang nakatanggap ng grasya na sinasabi nga po nila. At tayo, napakahirap natin panahon, especially sa inyo pong mga negosyante na kailangan ng puhunan, pero because of the ECQ, GCQ na nangyari po sa bayan po natin at sa buong mundo, nasaktan po lahat. Sa totoo lang po, kahit po kami sa local government, naramdaman po namin ang hirap na po ng lahat ng kababayan natin. Kung kami po sa local government, naramdaman na po namin, kayo pa po kaya. Pero lagi po namin sinasabi, pagka nagdasal po tayo, nagsakripisyo, nagtrabaho, ginawa po natin ang tama, masusurvive po natin. Itong panahon pong ito, this is not for making a profit. Hindi po natin makakaasa na malaki po ang tutubuhin natin. Pero ang importante po, mag-survive po tayo. Sigurado akong malalampasan natin basta nandyan po kayo, natutulong rin po sa amin ng mga opisyalis nyo. Kailangan rin po namin ang suporta nyo. At makakaasa rin po kayo. Hindi po namin kayo iiwanan sa laban po dito po sa pandemya na COVID-19. Maging model na po ang bayan ng Calasau, na tayo po yung pinakaunang bayan sa probinsya po na talagang naging stricto. Everyone needs to learn na kailangan mag-adapt. Sabi nga, this is the new normal, everyone needs to adapt. And why not here in Calasau sa ating po pag-umpisa na nakapag-adapt ang bayan ng Calasau sa new normal na mag-wear ng face mask because of this ordinance na pinapasa po ng Sangguniang Bayan headed by the author of Councilor Soriano. Sinabi ko na kayo yun. Nakaupo ba siya? Pumupo ka lang para di ka nakakaya sa buwan. Pare, welcome. Pare, we will miss you. Yes, sir. But I will see you on Saturday. Yes, sir. We will not take much of your time. Thank you very much. Welcome, sir. Welcome.